ituturo ko lang kung paano yung setup natin sa haban setup mo yan. So may ano tayo, may banda tayo ngayon. Tuturo ko lang yung connection tsaka yung tuning, no. So yan, kasama ko si DJ Vidar. Ayan. So yung stay tuned lang kayo, guys. Tsaka i-explain ko rin, no, kung paano yung distribution ng XLR natin dito sa Kevlar mixer. So sa mga team basic dyan, big shoutout po sa inyo. Stay tuned lang kayo, no, sa mga newbie or sa mga baguhan na hindi pa alam yung gawin ng setup. So panoorin nyo to, guys. Stay tuned lang kayo. Peace! So yun, guys, yung ating yung ating setup. So ito yung sinasabi ko sa inyo, ano, na 1:1. So kapag may mixer kayo, so dapat lahat ng inputs meron kayong XLR, allotted XLR para diyan, no. So yan, i-explain lang natin. Ito, guys, itong dalawa na to para sa ating wireless microphone. Ayan, ayun sila. Ayan sila, 1, 2. So ito para sa microphone, no. And then ito, guys, sa guitar, ay bass guitar tsaka sa lead guitar, no. So ito yung bass, ito yung guitar, no. Ayan. So yung rhythm guitar, naka input na siya sa DI box, no. So meron tayong DI box, dalawa yan. Ayun, tsaka yun, no. So kailangan yan, guys, no, kapag mayroon kayong band setup. So kailangan nyo mag-provide ng DI box para hindi magano yung ano, no, hindi ma-overload yung board nyo sa mixer, sa channel. Ayan. And then ito naman, guys, ito yung microphone para dito sa ano, no, sa backup singer. Ayan, sa keyboardist. Yan, ayan yung microphone para dito. And then ito naman, guys, sa keyboard, no, ayan. Or sa piano. Ito yan. And then ito naman, guys, yung sa drums, no. So above head, overhead. So nag-provide na lang tayo ng overhead kasi hindi na tayo nag-provide ng sa ano, no, sa bass, sa kick. So masyado nang malakas para sa ano dito, guys, no, sa venue natin. So tinryin lang namin na walang output sa speaker. So malakas na siya, no, kaya overhead na lang yung pinrovide natin. Yan. So and then dito naman sa setup natin, so sa microphone, ayan siya. Sa guitar, ayan setup natin, guys. Sa microphone, sa guitar, sa backup microphone, ayan. Sa piano or sa keyboard, then sa bass, sa drums natin. So yun yung setup natin, guys, sa ating mixer. Then yung volume, so magkakaiba yan, no. Hindi pantay-pantay yung mga lakas ng mga instrument, no. So kaya ano, kaya iba-iba yung volume ng mga yan. So yan yung ano natin, guys. Mayroon lang tayong dalawang tapo speaker. So ito naka ano doon. So kayang-kaya naman, no. And then ito, guys, so ginawa nila lang monitor, no. Yeah.
Guys, no, bali kakauwi lang namin, nasa alas 12 na tayo ng gabi, ng bali mag-alaw na ng madaling araw, no. So yun na bali hindi na ako nakapag-video kanina dahil maingay, no, or maano dun sa venue, marami ng tao kanina. So kaya hindi na ako nakapag-video. So yun guys, no, bali yung setup na yun is basic lang, no. So kinonsider ko na lang kasi ano naman yung kumuha sa atin na tie up naman. So bali wire at saka DI box lang yung pinrovide ko doon. So para safety na rin sa ating mixer, no. And then sa ano guys, sa setup naman, so wala naman naging problema, okay naman yung kinalabasan ng ating event. So na-satisfied yung ano, no, yung mga banda tsaka yung client. So yun yung importante doon, no. Basta ano lang natin, mapatunog natin ng maayos tsaka swabing-swabi yung sound setup. So ano na yun, no, satisfied client na yung ano natin, yung event natin. So yan guys, salamat sa panonood. May event pa kami mamayang umaga. So stay tuned lang kayo, no. Abangan nyo lang yung mga susunod natin vlog. Sa mga team visit dyan, big shout out po sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta, no. Sa mga nagpi-PM pala sa akin, pasensya na kung medyo hindi ako nagre-reply kaya busy, no. So mare-replyin ko din kayo guys kapag may mga free time na ako, no. Salamat sa pagsuporta. See you in the next vlog. Peace.